Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na talakyan sa mundo ng social media. Talaga naman napaluhod nga itong si Tore at kuting ng Norte na ito. Matapos nga ang ginawa nilang kababalaghan sa Davao ay hindi nga ipinalagpas ito ng mga mambabatas dahil talagang tuloy ang laban, tuloy ang kaso, tuloy ang pagbabagsak kay kuting ng Norte at kay Tore na ito. Ngayon nga ay talagang mas lalong ginipit nga ni kuting ng Norte itong si Tore na ito at talagang nagmamakaawa na nga sa mga Duterte at sa mga mambabatas dahil talagang gusto ni Kuting ng Norte na akuhin nga lahat ni Tore ang mga kasalanan na nagawa sa loob mismo ng Davao. Ngayon nga ay talagang naglalaglagan ang dalawang ito dahil hindi na nila kaya ang mga mambabatas na patuloy ang paglilitis at pagsasampa ng kaso sa dalawang ito. Ngayon nga ay talagang lumuhod na ng tuluyan itong si Tore at nagmamakaawa at handa nga raw ilaglag itong si Kuting ng Norte sa kanyang mga kabalbalan at mga utos para pabagsakin si former President Rodrigo Duterte at VP Inday Sara, lalong-lalong sa lahat ang nangyayaring kaganapan sa loob mismo ng compound ng Davao at talagang isiniwalat din ni Tore ang kabalbalan ni Kuting ng Norte. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang dapat gawin sa dalawang ito, just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. Panoorin nga natin ang buong detalye. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. Stay. Kasi yun din po ang tinatanong ng karamihan dito, tinatanong natin at tinatanong ng mga KOJC workers kung hanggang kailan. At sana naman sagutin nila bilang paggalang sa ama ng bayan ng Davao, sagutin nila yung tanong ni Mayor Bastido Duterte na hanggang kailan sila mag-i-stay dito sa KOJC compound ng kahit papaano ay mapanatag naman ang kalooban at kaisipan ng mga tao dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Yes, at ano ha, muli lang natin paabot yung ating pasasalamat din pala kay Congressman Pulong Duterte dun sa mga pagkain, tubig po na pinadala niyo po noong yes, nakaraang po araw po. Sir Jay, would you like to add po if your reaction po sa statement ni Mayor Baste? Alam mo, tinatanong niya, pero ewan ko ha, kung nagbago na isip ni Mr. Tore, kasi noong bago siya pumasok, ang sabi pa niya, mag-i-stay sila ng isang buwan dito. Ang dami niyang, ano, ang dami niyang paiklat eh. No? So, ngayon, gusto natin malaman ngayon, now that you failed to find the subject of your alias warrant, no? And after using excessive forces, Ang buong Mindanao po ay magkakaroon ng pagyanig, ng katarungan at hustisya laban sa kanilang nakikitang abuso na ginagawa ni Mr. Marcos. Lumabas na po ang lahat ng taga Davao gabi nang walang tulugan na po ito. At nananawagan na po tayo sa mga local officials, Mayor Paulo Duterte, all city councilors, vice mayor at mga barangay officials ng Davao City. Let us protect Davao. Let us protect the people of Davao. Let us protect our kababayan, lalo na po ang dinadahas, sinasaktan at ginagahasa ng Philippine National Police na kababayan ninyo na mga civilian at Pilipino din na nandyan sa Kingdom of Jesus Christ. Admar, ito'y tuloy-tuloy na panawagan na ng sambayan ng Pilipino. Jason, nandyan ba si Jason? Ito ay okay, wala na. Si ano na lang? Si Coach Oli. Okay, ito kay paninindi. Tatanggap kay paninindi. Kasi itong mga polis natin na hindi itong tatanggap ng KOJC. Kasama po dito si Tore. Itong mga polis, ito si Marvin. Hindi sila nanindigan okay, si Tore sa katarungan. Hindi sila nanindigan sa tama. Kaya ipinapakita ng taong bayan, kung hindi nyo kami kayang ipagtanggol sa katarungan, kami mismo ipapakita namin kung paano manindigan sa katarungan. Ito na po. Kaya nga, panawagan sa mga personalidad, pumunta na po kayo dito. Kaya Rick, pumunta ka na dito, masaya yes dito. Ito na ang matagal natin inaantay. Ito po, yes. At meron pong kaganapan dyan na may papunta ang mga taong sige bayan, papunta towards the airport siguro, makakuha nga tayo ng report sige dito kay May Brother Jay. At pumunta doon at hinaharangan ito. Parang, at mukhang dumadami na daw ang tao na hinaharangan ng polis. Kaya nga, ito, Mr. Marcos, tingnan mo ito.
Abalos and Marvil, no? Armed Forces of the Philippines, no? Gibo Chudoro. Anong gusto niyong gawin dito? I-disperse, sakta ng mga tao? Hindi niyo na to yung mapipigilan. Nagigising na po at napumulat na ang buong sambayan ng Pilipino. Ang paghuhukom ay dumating na. Ang pagtutuos ay nandyan na. BBM resign, Marcos Alisdian dumadagundong ngayon sa Davao City. At narinig nila Coach Oli live, nandun sila. At kami naman ay naglalakbay via Information Highway. At upang iparating sa buong daigdig, nagsisimula na po ang panawagan ng mamamayang Pilipinong bawiin ang kapangyarihan sa kamay ng abusado at sindikatong gobyerno ni Marcos. At itatayo namin ang matino at matuwid na gobyerno at pamumunuan kami ng aming Vice Presidente bilang legal at konstitusyonal na tagapagtaguyod ng suksesyon sa kapangyarihan sa pamahalaan. Ito po hindi na mapipigilan. This will now be the birth and unfolding of real power of the people starting right now in Davao. Sambayan ng Pilipino, magising na po kayo. Huwag niyong antayin na lumala po ang ating kalagayan sa isang incompetent at napaka-notorious sa moral bankruptcy na uri ng gobyerno ni Marcos kung saan ginamit niya na private armed goons and hoodlum ang mga pulis. Hindi na po ito mapipigilan. Gabi ng pagpapanganak sa kasaysayan na nagaganap ngayon na pagsisimula ng people power sa Davao City. Ka-Eric, Coach Oli, naalala ko yung sinabi niya, no, ni Vice President Inday Sara Duterte nung pinuntahan siya ng magkakapatid na Marcos para suyuin kasi kulang sila ng suporta sa Visayas at Mindanao. At ang naisip ni Vice President Inday Sara Duterte during that time ay ang Mindanao at ang Visayas kung saan maraming mga proyekto na naumpisahan, mga key projects, ang kanyang tatay, dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mula rito, umaasa siya na magkakaroon ng tunay na unity at continuity. Pero ano ang nangyari ngayon? Lalo na dyan sa Mindanao na pinagkakaita na ngayon. Kaya sa mga taga Mindanao na hindi man makakapunta sa Metro Manila kasi ang sumikat dito, ka-Eric, yung EDSA. Parang ang nakikita ko, baka ang susunod na EDSA ay dito na ngayon sa bahagi ng Davao City, ka-Eric. Correct. Agree. Kaya nga ang banggit natin, the offering of life and sacrifices of Kingdom of Jesus Christ and Pastor Kibolon has now grown into fruition to become a redemption of the country. At ang people power, ayan na, ang bandila ng Pilipinas, ayan na, dumadagsa na po ang mamamayan. Tama ka, Brother Admar, the birth or rebirth of people power now is being started in Davao City in front of Davao Cathedral of Kingdom of Jesus Christ. Ito po'y hustisya at katarungan para sa sambayan ng Pilipino. At nagsimula na ngayon sa Davao. Sinisingil na po ng mamamayang Pilipino ang kalapastanganan, abuso sa kapangyarihan at pagkabulok sa pangungurakot ng gobyerno ni Marcos Jr. Napupundi na at napupuno na ang mamamayan. Kaya ngayon dumadagsa na sa Davao City. Nananawagan tayo sa buong daigdig na may mga Pilipino, sa buong bansa na kung saan man kayo, by the number of 5 or 10 lang kayo, magtipon-tipon in prayer and in solidarity online. Join SMNI DCAR online platform and join the online people power right now happening in Davao City. At ito nang simula ng pagpapanganak ng pagbangon ng Pilipino para ibangon ang matuwid na pamamahala sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapalayas kay Marcos Jr. at sa mga alipores niyang abusado. Coach Oli, nandiyan. Ka-Eric at Brother Admar, siguro magpapaalam muna ako dahil wala na akong masabi dahil nagliliyab na to. Gusto ko lang lumabas. Okay. Sige. Pasensya na po ah. Ka-Eric, Brother. At sino yung dumating? Congressman Duterte yata, nandiyan. Sulong Duterte, dito na. Oo, nandiyan na. Alam Mayor Basit Duterte, nandiyan na. Asupulit ng pagkain. Oo, oh, andyan na. Pagkala si Congressman Pulong Duterte. Ayun na, Senator Matuti na Rosa. Let's go now to the bow. Gusto ko lang bumaba. Sige. Okay, Coach Oli. Hindi ko lang mapigilan. Maraming salamat. Ito, gusto ko lang bigyan ng pagkakataon nito na magpasalamat tayo sa KOJC. Dahil alam naman natin ito ay trabaho ng buong Pilipinas, buong mamamayan.
At alam natin, nararamdaman natin, nag-aalap na ang puso ng mga Pilipino. Pero ito po ay naging kasangkapa ng KOJC para ito'y simulan. Ang kailangan lang po natin kasi ay spark, yung simula. At ito na nga po yung inaantay natin. Ito na yung spark at sinimulan ng KOJC. Maraming salamat po sa KOJC at gusto ko lang pasalamatan ng Diyos sa pagsuporta. At talaga po ang hustisya ay makakamtan lang sa Diyos. Maraming salamat, Brother Admar, Ka Eric. Kita-kita po tayo, bababa na ako. Maraming salamat. God bless everyone. Yan, maraming salamat si Coach Oli ng Banateros, no? Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nila sa labas. Patuloy ang pagdami, Ka Eric, ng mga tao sa labas. Though marami din mga kapatiran tayo dyan sa loob ng KOJC, hindi na nga pinapalabas, no? Pero nakikiisa din sila. Meron dito yung mga footage dahil tayo napapanood din sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound, Ka Eric, at nakikiisa din sila dyan sa mga ganap ngayon sa labas ng KOJC Compound, Ka Eric. Ngayon ay justice for Kingdom of Jesus Christ, justice for all. At nananawagan ang buong sambay ng Pilipino na lumayas na sa kapangyarihan si Marcos Jr. at ibigay na po ang tamang pamamahala sa tamang pamumuno ng ating Vice Presidente. Pangalawa, nanawagan po ang mamamayang Pilipino na palayasin na ang illegal na pag-okupa ng mga pulis sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ at palayasin na sa puder kasama po ni Marcos, si Abalos, si Marbil at saka itong si Tore, at sila po'y singilin sa kanilang mga krimen at paglabag sa karapatan ng mamamayan. At pangatlo, nananawagan po ngayon ang sambayan ng Pilipino sa buong Mindanao, Davao, and buong Pilipinas. Nagsisimula na po ang panawagang magkaroon ng bagong gobyerno at mapayapang pagtransisyon ng kapangyarihan. Ito po'y gabi ng pagpapanganak sa tinatawag naming The Real Birth of People Power in Davao para po bawiin ang kapangyarihan sa kamay ng abusadong gobyernong ito. Nakikita po ninyo, nakakasama po natin sila online. Ngayon po, hindi na ito mapipigilan. Taong bayan na po ang nagpuprotekta sa Kingdom of Jesus Christ. Taong bayan na po ang nananawagan na ipagtanggol ang at bigyan ng katarungan ang mga kababayan nating dinadahas at ginagahasa ang karapatan at kalayaan sa loob ng compound ng Jesus, Kingdom of Jesus Christ. O BBM resign, no? And, marami na rin mga ano, ha? Maliban sa mga Banateros, marami na rin ang mga vlogger na nagla-live dito sa mga ganap ngayon sa Davao City. Dito sa mga okay, Ka Eric, and ang panawagan nila, malinaw na malinaw ito, BBM resign. So kumbaga, napatong-patong na ang lahat ng mga problema ang kinakaharap ngayon, lalo na yung rule of law, hindi na pag-observe sa rule of law, kawalan ng matinong solusyon sa problema sa kahirapan, pagtas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng solusyon sa kriminalidad. Hindi natin na alam kung ano na ang mga nangyari dito sa mga ganap, sa mga missing na mga individual at mga tao, problema sa illegal na droga at iba pang mga krimen. Pero iba kanilang mga tinututukan, hindi na naaakma sa pangangailangan ng taong bayan, Ka Eric. Tama po. At napakaganda ang tanawin, Brother Atmar, mga kababayan na may nagwawagayway ng bandera ng Pilipinas. Those who have flags at their homes, dalhin niyo po dito ngayon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa labas to symbolize our solidarity for the country and the people. Mga flaglets o mas maganda mga flags mismo ng Pilipinas, at ngayon ay madagundong po ang boses na kikinig po kayo dito sa live broadcast for 48 hours na ng SMNI at ng DZAR. Ay nakikita po ninyo ang panawagan, Marcos alis dyan at Marcos resign, sapagkat ang lahat ng ito, ang pasimuno at simula, ay nagmumula sa bulok, palpak at wala sa lugar na pamumuno ni Marcos Jr. na inabuso ng poder. Binabawi na ng sambay ng Pilipino ang kapangyarihan na ibinigay at pinagkaloob sa kanya nung eleksyon. At ngayon po ay challenge ito sa Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines. Kayo ba ay magpoprotekta sa bulok na politiko? Kayo ba ay susunod sa mga illegal na utos sa sakta ng inyong kababayan? Kayo ba ay magiging instrumento para pumatay ng kapwa Pilipino? O kayo ba ay titindig Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police? Kayo ba ay titindig sa inyong mandato
to serve and protect the people, and the protector of the people in the state ay kayo po, hindi po ang mga politiko ang dapat yung paglingkuran. Si Tore, si Marbil, si Abalos ay naglilingkod sa mga politikong bulok. Kaya po, nararapat lamang na maganap itong pagbawi ng kapangyarihan ng mamamayan na nagaganap ngayon sa Davao. History is being born now at the side of Davao, and it will now become a groundswell ng pagkakaroon ng malawakang pagkilos ng mamamayang Pilipino upang bawiin ang kapangyarihan sa kamay ni Marcos at itatayo ang matuwid at nararapat na pamumuno sa ating bayan. Brother Admar, hindi na tayo mapipigilan. When the people start to decide to make change and create history, no force na nasa kamay ng kapangyarihang nag-aabuso can ever stop them. Lesson of history po yan sa buong daigdig. Magaganap at magaganap po ito. At hindi na po alis ang taong bayan. It is now converted as the people's center of protest and resistance, ang labas ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. And it will be done tonight at sa susunod pa ng mga gabi at araw ng paglalakbay sa kasaysayan at pagkakaisa ng buong mamamayang Pilipino. Go to Davao or go anywhere by the 5 or 10 of you and create a symbol of protest and solidarity with the Filipino people para ipanawagan ang pagbaba sa kapangyarihan ng abusadong gobyerno ni Marcos Jr. Lalo na rin dyan sa Davao or sa Mindanao, Kaeri. Alam natin, laman yan lagi ng mga pangako. Kaya siguro ang pangalan dyan, Land of Promise. Puro pangako ang naririnig natin dyan. And to the point na maabot na sa pagkakataon na nabuksan yung ideya na humiwalay, di ba, ang Mindanao. Kasi nga sa tagal ng panahon, well, sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, alam naman natin, hindi kaya yan sa loob ng 6 na taon, di ba? So merong mga projects na gustong ipagpatuloy ang ating ang Pangulong Pangulo, Inday Sara Duterte. Ngunit hindi na nga ito natuloy. Nabuksan yung ideya na humiwalay na lang. Admar? Nung nabuksan yung yes? May signal pa ba tayo? Mukhang yes. Naputol daw ang ating feed. Marami na nagtatanong, mga 10 na. Mayroon pa ba? Ongoing pa rin ang ating live feed sa kasalukuyan. Ah, sige. Ka-Eric, no? Siguro sa kanilang side lang siguro sa internet nila. Sige, sige. Pero yun nga yung punto natin na nabuksan yung ideya na humiwalay ang Mindanao dahil sa mahabang panahon na pagkakaitan lagi. Anong narinig natin mula sa mga leader na kasalukuyang administrasyon at ng ilang mga mababatas at tagapagsalita nila? Ang sabi nila na hindi pwede yan, unconstitutional yan. Hindi pwede yan, pwede yung makasuhan sila yung kanilang mga pinaplano. Hindi nila nakita doon pa lang sa mga kababayan natin, doon pa lang sa mga statement na yun na mga tinatawag pa natin ng mga leader, doon mo makikita na wala na silang pagpapahalaga. Kasi hindi nila nakuha mismo yung punto sa mga pangangailangan, lalo na dito sa Mindanao, na mataas talaga ang problema sa kahirapan. Ang punto po doon, huwag niyong kalimutan ang Mindanao. Kaya nabubuksan itong ideya. Kasi ang nakikita natin, panay na lang dito sa mga malalaking syudad, no? Lalo na dito sa Metro Manila, dito sa Luzon. Kumbaga, pero ang laki ng yaman na ibinibigay ng Mindanao sa kabuuan ng bansang Pilipinas, sa ating pamahalaan, 'di ba? Yung mga, well, ang binabayad nga na tax nandoon sa ano eh, sa dito sa Metro Manila, pero yung lahat ng mga resources na ito nagmumula sa Mindanao, pero laging nahuhuli ang Mindanao. At doon mo makikita sa kanilang mga pananalita na hindi nila naiintindihan talaga ano ang pangangailangan ng taga Mindanao. Puro na lang kayo pangako. Binabanatan nila mga Duterte kasi yun, doon nabuksan yung ideya na dapat humiwalay na. Ngayon, ang taong bayan mismo ang makakapagsabi nito. Tama na, sobra na. Lagi na lang kaming land of promise. Wala na bang land of fulfillment talaga doon sa mga promises ninyo? So, dyan ngayon, ang taong bayan, lalo na sa Mindanao, maaari nyong maiparinig ang inyong mga boses kung itong mga problema ang kinakaharap natin ngayon ay talagang patuloy ninyong kinakaharap at parang wala na yatang plano na bigyan pa ng solusyon, lalo na sa ating mga kababayan sa Mindanao. Kasi ang nakikita natin dyan, kung sino yung mga mayaman, yun lang yung patuloy na yumayaman.
kung sino yung may nasa kapangyarihan, yun ang laging nasa kapangyarihan. Pero ang tanong, yung ipinangako ninyo, wala na. So nakikita natin ngayon, maaring gawing avenue ito ng mga taga Mindanao, itong pangyayari ngayon dyan sa Davao City at Makisa. Hindi lang po ito laban ng KOJC. Ang problema natin dito, ang kinakaharap natin sa pang-araw-araw. No? Isang tabi natin kung ano man ang hindi interes ng bawat Pilipino. Ito interes ng bawat Pilipino ang mga pinag-uusapan natin dito. At ito yung dapat marinig mula sa atin, mula sa taong bayan, kasi nasa konstitusyon ito, hindi pwedeng pigilan ang boses ng taong bayan na maiparinig. Dahil unang-una, ang kapangyarihan ngayon na nasa mga namumuno, lahat yan galing sa kapangyarihan ng taong bayan. At hindi nawawala yan na ka-Eric, na parang isinalin mo yung kapangyarihan mula sa taong bayan, naghalal ka, ibinigay mo sa mga opisyal, nasa kanila ng kapangyarihan at wala na ang kapangyarihan na yon sa taong bayan. Still, sinasabi ng konstitusyon, nananatili pa rin ang kapangyarihan at nagmumula itong lahat sa taong bayan. Kaya ito yung dapat na exercise ng bawat Pilipino, ka-Eric. Tama po kayo, Brother Admar, no? Walang ibang dapat sisihin si Marcos Jr. sa nangyayari ngayong pag-aalsa ng mamamayan sa Mindanao, lalo na sa Davao, kundi ang sarili niya. The only thing that Marcos did when he came to power ay sinayang niya ang kapangyarihang inaatang sa kanyang balikat ng mamamayang Pilipino. Una, nagbumalik siya bilang tuta o puppet ng Amerika. Ipinapahamak niyang bansa sa kanyang digma-digmaan at tapang-tapangan sa China. Pangalawa, pinanumbalik niya ang pag-ari-arian ng mga oligarko, politikong bulok na mga kawatan sa gobyerno at ang mga negosyante na walang sawa sa ganid, sa gahaman, sa ganansya. Lahat yan, binalik niya, restored, baliktad sa ginawa ni Pangulong Duterte. Number three, dahil dyan, lumaganap ang kagutuman. Milyong-milyong Pilipino ang nadagdag sa bilang ng mga nagugutom araw-araw, pero pinagtatawanan lang ni Marcos. Tinatawag niyang, guni-guni lang yan. Kwan lang yan. Kulang lang kayo ng diskarte. 21 pesos, mabubuhay na kayo sa isang pagkain niyo. So ito lahat ang pagkawala ng trabaho, pagkawala ng oportunidad na mabuhay ang maraming mamamayang Pilipino, at ang pagsirit ng mga presyo ng bilihin, pagkain, serbisyo, at ang paglagana po ng kriminalidad muli, at ang pagiging kriminal na ng mga pulis, kagaya ng ginagawa ngayon sa Kingdom of Jesus Christ, all of this ay nagpapatong-patong na. At ngayon, ang pagtitimpi ng mamamayan sa loob ng 2 taon sa kabulukan kapalpakan ni Marcos Jr., ang iskandalo niya sa droga, ang kanilang pangingialam ng kanyang asawa at pinsan, sa poder ng pagkapangulo niya, all of this ay naging dahilan kung bakit sumasambulat ngayon ang dagundong at daluyong ng galit ng paniningil ng sambayan ng Pilipino sa bulok at palpak na gobyerno ni Marcos. Wala siyang ibang sisingilin at sisisihin ito, mga kababayan, kundi siya mismo, dahil siya ay hindi nararapat na manatili na sa poder sapagkat inuuna niya ang personal interest, ang pagbabalik ng mga nakaw na yaman, at ang pagwasak sa karapatan ng mamamayan ay pinapabayaan niya, kinukonsente pa niya, Brother Admar. Kaya ito ngayon ay gabi ng pagpupukaw, gabi ng pagkamulat ng buong mamamayang Pilipino. Ang hudyat ng pagsisimula sa Davao ay hindi na mapipigilan. Lalaganap ang dagundong at daluyong ng pagkilos ng mamamayan na babawiin nila ang ipinahiram na kapangyarihan kay Marcos at babangon ang buong bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng bagong pamahalaan. Brother Admar, mga kababayan. Ka-Eric, maganda, isang makasaysayang gabi sa iyo, si Jade ito, partner, at change court muna with partner Admar, at tuloy-tuloy nga ang ating pagtutok dito sa mga kaganapan dyan sa KOJC Religious Compound. Hindi lang ito ang tinututukan natin, itong malamartial law na paglusob ng kapulisan dyan sa loob ng KOJC Religious Compound, kundi ang umpisa ng people power, ka-Eric, na nagsisimula na ngayon dyan sa Davao City, sa Mindanao, at patuloy nga ang panawagan sa maraming mga Pilipino sa iba't ibang mga sektor at iba't ibang grupo na makiisa nga dito nga sa panawagan, hindi lamang sa hustisya na sinisigaw ng KOJC, kundi ito, partner Eric, ang pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos Jr. at ang pagsasailalim sa hair follicle drug test na patuloy niya, ka-Eric, na
nililihi sa iba't ibang mga isyu. Kailan ba magsisimula ka, Eric? Kailan ba magsisimula? Kailan ba niya tutugunan itong panawagan ng taong bayan para siya'y magpa-hair follicle test? At lantad na lantad na sa lahat ng mga social media platforms itong mga videos kaugnay nga sa mga ginagawa niya. Bakit hindi siya nagsasalita? Natatagalan ba? Natatagalan ba ang Pangulong Bongbong Marcos na maghanap ng isang doktor o isang eksperto para magsagawa ng hair drug follicle test para ilihis naman at hindi patutuhanan na siya'y gumagamit illegal na droga? Tanong lamang po yan para sa ating itong si Bongbong Marcos Jr. Wala na pong respeto ang taong bayan sa kanya. Hindi na tinatawag na presidente. Ka-Eric, ang presidente ang kasalukuyang leader. Hindi na nga leader kasi nga hindi na pamamuruan ng maayos ang bansa. Sa halip na to unify the Philippines, the Filipino people, ang ginagawa ng leader ngayon ng Pilipinas ay dinidivide niya, ka-Eric, itong ating bansa. Malinaw yan at nagsisimula na nga na naglabas na ng kanilang mga pahayag ang sigaw ng taong bayan, ka-Eric, para si Bongbong Marcos Jr. ay bumaba na sa kanyang pwesto. Malinaw na malinaw ito. At para hingin natin yung huling update, mga kaganapan dyan, partner, mga kasama natin, si partner Brenda Manila.